titit. Ini titit tit. At katuwe vlog, lalaro tayo ngayon na tre. Magandang araw po mga boss. Ako po si Boss Jerome, isang certified plant mechanic. And welcome po sa channel ko. Sa araw po na to, ituturo ko sa inyo ang pinakamadaling paraan ng paggamit ng burner caliper. Ikaw ay mahilig magkumpuni sa mga bagay-bagay? Ang video na ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay isang mekaniko, technician, steel worker, hydraulic technician, o natatapos talyer, tindero ng isang hardware, tindero ng isang automotive parts supply, tindero sa motor parts supply, pues ang video na to ay para sa iyo. Manood lang hanggang sa dulo dahil pagkatapos ng video na to ay marunong ka nang gumamit ng burner caliper. So mga boss, huwag na nating patagalin pa. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. So, magsisimula na tayo. So mga boss, ano ba ang burner caliper? Ang burner caliper ay isang precision instrument na panukat sa mga accurate measuring reading. Pwede itong isukat sa pabilog, pahaba, or pailalim. Alam mo ba mga boss na mayroong mga parts ng burner caliper? Ito po ang lower jaw or outside jaw. Ito po ay panukat sa pang outside dimension or diameter. Gaya po nito. Pwede rin itong isukat sa length, sa thickness, at sa diameter. Ito naman po ang upper jaw or inside jaw. Ito po ay panukat sa mga bagay na pang may inside dimension lamang o mga halo na bagay. Katulad po nito. Punta naman tayo dito sa dulo. Ito naman po yung depth rod. Ito po ay sumusukat sa lalim or depth ng isang bagay. Nag-i-extend po itong ating depth rod hanggang maabot niya ang lalim po nito. Gaya po nito. Ito naman po ang locking screw. Ito ang naglalock para maging steady or hindi magalaw ang ating burner scale kapag meron tayong susukatin na mahirap na posisyon. Ito naman pong bahaging to, itong may maliit na mga numero, ito po ang burner scale. Ito po ay movable parts o kaya gumagalaw. Gumagalaw ito sa ating main scale ng pa-slide. At dito po nakalagay ang pinakamaliit na accurate reading ng ating burner scale. Ito naman po ang main scale. Ito po ay stationary at hindi gumagalaw. Dito po napapaloob ang pinakamalaki na numero ng ating burner. At napapaloob din po dito ang millimeter,
centimeter at inches, depende po sa kung anong unit ang iyong gagamitin. Ang vernier caliper po ay may dalawang unit of measurement. Ito po ay ang English system at metric system. Pag sinasabi po natin English system ay ito pong mga numero na nasa itaas na bahagi. Napapaloob po dito ang mga unit ng inches, feet, yard, at iba pa. So since vernier caliper po ang ating ginagamit, isa hanggang inches na lang po ang pwede nitong mabasa. Depende po kung malaki ba ang yung vernier caliper na ginagamit. So sa pag-metric system naman po, ito pong nasa ilalim, itong nasa ibaba. Ito po ang metric system. Napapaloob po dito ang mga unit ng millimeter, centimeter, meter, kilometer, at iba pa. So since vernier caliper po itong ating ginagamit, ay sa millimeter at sa centimeter lang ang pwede nitong mabasa. Ang mga parts at brand po ng materials na gumagamit ng English system ay made from USA or European country. Pag sa metric system lang po ay galing sa Japan. Ito po ay base lang sa aking kalaman dahil nakapunta na po ako ng Japan at ang ginagamit talaga nila na panukat ay metric system. So puro millimeter at centimeter lamang. Ibabahagi ko po sa inyo ang mga sikreto kung paano ito basahin sa pinakamadali na paraan. Kung meron po kayong katanungan at napuna sa mga sinasabi ko ay pwede nyo pong i-comment sa ibaba ng comment box at ikinagagala ko po ito na sasagutin. So mga boss, bago ko po ipapakita ang mga sikreto ng pinakamadali na paraan na pagbasa ng vernier caliper, ay explain ko muna kung ano itong mga numero na nasa ating vernier para lubos nyo po na maintindihan. Mga boss, metric system muna ang i-explain ko sa inyo. At kung gusto nyo ang video na to, pwede ko rin i-share sa inyo kung paano bumasa ng English system. So remind ko lang sa inyo mga boss na pag nasa itaas yung numero ng ating main scale ay English system. So pag nasa ilalim naman ang mga numero ng ating main scale, itong nasa ilalim na bahagi ng numero, ay ito po ay metric system. Para mas malinaw po. So meron naman pong nabibili na vernier caliper na metric system lamang ang nakalagay dito sa main scale. So para lang sa akin mga boss, mas gusto kong gamitin ang metric system. So meron ako ditong dinodrawing na vernier caliper.
Pasensya na kayo mga boss, ang ating medyo malabo yung kuha ng ating camera sa cellphone lang kasi. Kaya ginuhit ko na lang dito. So mga boss, nakikita naman natin itong mga numero sa at guhit dito sa main scale. So itong 0. So itong 0 mga boss, ito 0 tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang unit po dito mga boss ay 10 millimeter. So millimeter po mga boss, kasi ang millimeter po ang pinakamaliit na guhit dito sa ating burner, dito sa ating main scale. Tapos mga boss, tuloy-tuloy na yan hanggang sa kung saan naabot itong susukatin mo dito sa ating burner scale. Itong 10 millimeter, mayroon to tinatawag na conversion of unit. 10 millimeter is also 1 centimeter. So bago naging 1 centimeter, dumaan muna siya sa maliliit na guhit na ito, saka naging 10 millimeter, at ang equivalent ng 10 millimeter ay 1 centimeter. So kuha nyo mga boss. So ito na mga boss, alam nyo ba na itong ating itong ating 0, bago ito naging 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter, ay meron tong mga maliliit na guhit dito sa gitna, pero hindi na to nakikita sa burner natin mga boss. Emphasize na lang natin na merong patong mga maliliit na guhit na 10 rin na maliliit na guhit. Ito yun mga boss, ito. Yan. 0, 0. Tapos bago ka makapunta sa 1 millimeter, dadaan ka muna dito sa 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 or 1 mm. Bago ka dito naka 1 mm, yan, bago ka dito naka 1 mm, meron pa tong mga maliliit na graduation or guhit ang ating burner, pero hindi na nilagay. Pero makukuha to sa reading natin itong maliliit na guhit dito na sa burner scale. Ito na yung unit ng conversion natin. 1 cm is 10 mm. So 2 cm is 20 mm. So pagdating dito sa lalagpas na tayo dito sa 10 mm, kung magiging 1 cm itong 10 cm at naging 1 dito, ang reading ng centimeter is 1.1. Lagyan mo lang ng point pag sa centimeter ka. Pero pag millimeter ka, eksakto nandito sa 11 millimeter. So mga boss, dito naman sa burner scale ito, kung makita mo dito sa ating burner, meron tong marka dito na 0.05 millimeter. Pasensya na kayo mga boss, ang ating medyo malabo yung kuha ng ating camera sa cellphone lang kasi. Kaya ginuhit ko na lang dito. Hindi makita yung mga eksakto na numero. So ito na mga boss, dadako tayo dito sa ating burner scale. Importanteng makita at malaman nyo itong 0.05 mm na nandito sa burner scale na katatak.
Ito yung ibig sabihin nitong 0.05 mm, ito yung pinakamaliit na reading na nababasa ng ating buo na ating burner. So dito sa burner scale, bago naging 1 ang 0, dadaan din to sa may meron nitong mga maliliit na guhit. So bago ang 0 mga boss, sa sunod sa 0, ang susunod nitong 0 ay 1. So bagong naging 1, dadaan mo na sa 0.01 0.02 0.03 0.04. Bago naging 0.05. Tapos tuloy-tuloy na yan mga boss, sa hanggang sa 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, bago naging 1. So para lubos nyong maintindihan mga boss, didiretso na tayo sa sekreto. Ika-count mo lang mga boss itong 0 papuntang 1. Itong 1 ay automatic na 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Itong buo na burner scale ay 100 ang reading. So kuha niyo mga boss, 100 itong buong burner scale. Pag sinabi ditong 1, ito 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, ang simple lang, napakasimple lang ng trick dito mga boss para basahin to. So, bali, tumapat dito yung 0, yung sa main scale natin. Pag dito kasi sa buong burner, ito, burner scale. Diba? 0 sa burner scale, kailangan tumapat dito sa 0 sa main scale. So lagi mo lang tatandaan, bago ka mag-reading mga boss, dapat itong 0 dito ka sa 0 mag-start mag-reading. Bali pag kung ganito ang posisyon niya, itong sinukat niya ganyan. Ganyang pagsukat. Yan. Kung saan tumapat itong 0, doon ka mag-start mag-reading. Okay? So dito nakatapat ang 0 sa, hindi siya nakatapat sa 6, sa 16. So bilangin natin mga boss ha. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 mm. Tapos 11. So yung graduation ng 0 sa means sa burner scale ay lumampas sa 11. At hindi rin nakaabot dito sa 12 mm. So ibig sabihin, maglalagay tayo ng point. Kuha niyo mga boss, maglalagay tayo ng point. Kasi lumagpas sa 11. Dito na tayo dito tayo po-focus mga boss. So ibig sabihin, pag lumagpas siya sa dito sa 11, maglalagay tayo ng point dahil hindi point, dahil hindi rin siya nakapunta dito sa 12 mm. So ano ang trick dito para makuha ang point? So mga boss, hanapin mo lang kung saan tumapat ang main scale at ang burner scale na graduation o guhit. Saan dito sa numero na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saan dito sa 10 ang pinakatapat na guhit dito sa ating main scale.
Di ba? Kita nyo mga boss. So, kung isa-isahin natin, 11. 11 na ang bilang natin. Dito na tayo mag-focus. Sa 11. 11 mm. Tapos, sumubra. Sumubra to sa 11 mm. Hindi to tumapat sa 11 mm. Tapos, hindi rin to tumapat dito sa 12 mm. Nandito to sa gitna. So, hanapin natin ang point. Point. So, ang magiging kalabasan nito, 11 point something. Yan. So, hanapin natin yung point niya. Ito. So, dito tayo maghanap kung ang pinaka magandang example o trick dito, kung saan tumapat ang mga guhit dito sa ating Bernier scale, itong movable part, kung saan ang tumapat dito sa mga numero niya 1, 2, 3, 4 hanggang 10, kung saan tumapat ang pinaka straight na tapat ng mga graduation sa Bernier scale at sa mean scale, yun ang point. So dito, isa-isahin natin. 0 tumapa sa 11. So dito sa 1 hindi tumapat, di ba? Hindi nakatapat dito sa mean scale. Dito naman sa isa itong 15. Kasi sinabi ko kanina 10 tong ang reading dito, 10, di ba? Mga boss, 10. Sinabi ko kanina. So itong 1 naging 10 na. So dito tayo sa sunod na guhit, itong 15. 'Di ba? Hindi rin nakatapat dito sa 2 or 20. 'Di ba? Hindi rin nakatapat dito sa 25. Hindi rin nakatapat, 'di ba? 35. Hindi rin 'to nakatapat, boss. Dito tayo sa 35. Ito, 35. Hindi rin 'to nakatapat dito sa ating main scale na guhit. Ang guhit sa Bernier scale, kailangan tumapat dito sa main scale. Dito sa number 4. 40. So ang 40, boss, parang tumapat siya, 'di ba? Ang 40. So iwanan muna natin tong 40 dahil meron na tayong subject na 40 ang tumapat. Puntahan muna natin ang 45, hindi tumapat. Ang 50, hindi rin. Ang 60, hindi rin nakatapat. Ang 70, hindi rin, mga boss, di ba? Kita nyo? Ang 75, hindi rin. Ang 80, hindi rin nakatapat. Ang 85, hindi rin. Ang 90, hindi rin nakatapat ang mga boss. At saka itong number 10, hindi rin nakatapat itong 100. So, meaning to say, ang tumapat yung 4 or 40. Dahil tulad ng sabi ko kanina, tagsisampo ang bilang nito. 10, 20, 30, 40. So tumapat yung 40. So ang point ng 11 is 40. Dito na. May sagot na tayo, mga boss. 11.40 mm. Diba? Ganun lang kadali, mga boss. Kuha nyo. So, sasample naman tayo ng iba. Another example. Dito tayo sa tumapat. Dito tayo sa walang point. Okay? Ito. Alisin natin itong mga pangalan nito. Dito. Ito. Wala na to. So, dito na tayo, mga boss. Ang nasukat ng ating Bernier scale ay ito. Dito sila nagtatapat. 'Di ba? Kanina dito 'yon sa gitna. Sa 11. Ngayon, iba naman ang sinukat natin. Dito naman tumapat. So, bibilang tayo dito sa ating main scale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. So, dito na tayo sa 11. Focus tayo sa 11. 11 mm.
So ito na ito mga boss, wala tong point. Wala tong point kasi nagtapata na silang dalawa mga boss, meaning to say perfect number sila. Nagtapata na silang dalawa. So pag tumapat na sila, automatically na wala ng point. Yung kaninang pinakita ko, ito. Ito mga boss, oh. Kaya may point tayo kasi nandito sa gitna ng 11 at saka 12. Pag nandyan sa gitna yung ating zero ng Bernier scale, maglalagay na tayo ng point. Kahit saan dito sa ating main scale, kahit saan. So ang nangyari dito, hindi tayo naglalagay ng point kasi tumama siya sa mismong 11 mm. Hindi siya dito sa gilid, hindi rin siya dito sa gitna. Sa mismo siyang 11 mm tumama. Kaya 11 mm na sagot nito. Wala na tayong point. So ang purpose dito mga boss, dito sa 1, 2, 3, 4 hanggang sa 100 is para sa point. Okay? Okay ba mga boss? Kuha nyo? So dito naman tayo sa isa. Paano kapag hindi pa umabot sa 1 mm? Paano pag hindi umabot ang reading natin dito sa 1 mm? 1, 2, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, hanggang sa 10 mm. So dito lang ang reading ng sinukat natin. Medyo maikli lang ang sinukat natin, manipis. Kaya ito ang reading niya. Ano bang ang reading nito? Hindi nakaabot dito sa 1 mm. So pag hindi nakaabot dito sa 1 mm mga boss, maglalagay tayo ng point sa unang bahagi. Ito 0. Lumampas sa 0 pero hindi umabot sa 1 mm. So maglalagay tayo dito ng zero point kasi hindi umabot sa 1 mm. So ito na ang tamang sagot dito mga boss, hindi siya umabot dito sa 1 mm, is maglalagay tayo automatically ng zero tapos point. So ang tanong dito, saan yung point? So dito na tayo maghahanap sa ibang mga numbers dito sa Bernier scale. So isa-isahin natin mga boss, ha. Dito sa 1 or 10, sa 1 hindi siya nakatapat, diba, dito sa main scale, dito sa guhit sa main scale. Dito sa number 2 hindi rin nakatapat. Dito sa number 3 hindi rin tumapat mga boss, oh. Dito sa number 4 nakatapat dito sa number 4 mga boss. So, meron na tayong clue. Bali, 40 yung answer natin. So, hanapin pa natin dito sa iba kung saan talagang tumapat. Dito tayo sa number 5, hindi rin tumapat. Number 6, hindi rin. Kulang. Number 7. Yung straight talaga sila mga boss, ha. Yung hanapin mo, yung tapat talaga yung straight. Dahil wala ng straight sa pag-ibig. So dito na tayo sa number 8, hindi rin nakatapat, hindi rin nakatapat tong number 9 at saka number 10. So may sagot na tayo dito sa 0 point. So meaning to say 4 ang nakatapat, magbibilang lang tayo ng 10, 20, 30, 40. So 40 point, 40 ang sagot natin mga boss. 0.40 mm. Okay ba? Pwede rin itong tawagin mga boss, 0.4 mm. Okay ba mga boss? Kuha nyo. Pag hindi lumagpas dito sa 1 mm, maglalagay na tayo ng point, 0 point.
So, yan na muna para sa araw na ito, mga boss. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay nyo sa akin. Kung meron kayong mga napunan na hindi tama, so paki-comment na lang dito sa baba sa comment section. At kinagagala kong sasagutin ang lahat ng inyong mga comment. So bago magtatapos ang ating video, mga boss, mag-iwan ako ng mga tin ko tapos sasagutin nyo. I-comment nyo lang doon sa comment box. So sige, mga boss, salamat. Ito yung iiwan ko sa inyo. Okay, mga boss, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!